Chili, chili, bom, sacro gos gos corie. Tu ta cuore tamo, isto ci sapere. Hello, Spooky Dolls! Good evening! So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangilabot sa ating lahat. So before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood na kikinig sa akin ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana po'y nasa maputi po kayong kalagayan sa mga kayong panig ng mundo naroon ngayon. At sa mga katulad ko naman na nandito nandito sa Pilipinas, maraming salamat po sa pagla-like, pag-share, pag-comment ng lahat ng mga videos na ina-upload ko po dito sa ating channel. So napakalaking bagay po nun para po mapansin po ng YouTube na marami pong activities na nangyayari dito sa ating channel. At sa mga taga-ibang dimensyon, taga-ibang mundo na nanonood na kikinig sa akin ngayon, thank you rin po sa panonood po ninyo at pagsubaybay. Sana po ay nasa mabuti rin kayong kalagayan at sana magpadala rin kayo ng mga kwento na alam niyo po na ikalulugod po ng mga tagapakinig ng mga spooky dolls po ng Dolls and Spooks. Ayan. So maraming maraming salamat po sa paghihintay. Pasensya na kayo. Medyo na-late ang pag-upload nitong video na ito. So gaya nga po na nabanggit ko po dun sa aking Facebook Live kung napanood niyo po yun. Ay nantok po kasi ako talaga nung ginagawa ko po ng mga bandang 4 o'clock ng kanina madaling araw. So hindi ko na po kinaya. Talagang kailangan ko lang po muna magpahinga. And then pagkagising ko naman, naisipan ko dagdagan pa po siya ng isa pang kwento. Okay, para hindi naman po masyadong bitin, kumbaga, yung kwento para hindi naman kayo mabitin, kumbaga. Okay, then pasintabi lang po. Yung isa pong kwento po dyan na napili ko po, yung pong pangalawang kwento, nanggaling po siya sa isang Facebook channel. Okay, so hindi po siya sinabit sa akin ng isang sender po natin dito sa channel po natin sa Dolls and Spooks. Nagustuhan ko po itong kwento to since medyo related po kasi siya dun sa team na yun sa unang kwento. At the same time, parang gusto ko po kasi may iba-iba naman yung mga binabahaging kwento po dito sa ating channel. So, ayun po. So, just in case lang po na familiar po kayo dun sa kwentong yon, ayun po yung totoo. So, just in case na magtataka kayo. Okay, so hindi ko na po masyado patatagalin ang intro na to. Without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello, Clark. Magandang gabi sa'yo at sa mga spooky dolls. Ako nga po pala si Girly. Aksidente ko lang na-open yung channel mo at nabakinggan yung mga contents nito. Wala pa akong isang buwan na nakikinig sa iyong channel, pero naging libangan ko na dito sa abroad na makinig habang nagkukuskus ng CR at naglilinis ng bahay. Matapos kong marinig ang ilan sa mga stories dito sa channel mo, nagbalik sa aking alaala ang mga kinuwento sa akin ng lolo ko dati. Ayon kay lolo, namatay ang aming lola nung pinagbubuntis nito ang kanilang bunsong anak. Gusto kasing hawaan o yang gawin si lola ng kakilala nila. Isang gabi, natutulog silang pamilya nang may narinig silang kaluskos sa bintana ng kanilang bahay. Agad naman pumangon si lolo at tiningnan ito. Naisip niya na baka aso lang nila yung nag-iingay at naghahanda na sana siya na sawayin ito. Pero biglang nawala yung ingay nung akmang papalapit na siya doon sa bintana. Madaling araw na noon at nabigla si Lolo dahil bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na sigaw si Lola dahil biglang sumakitan siya nito. Ang Lola ko noon ay kasalukuyang 7 buwan na buntis. Ang bahay pala ng aking Lolo dati ay moderno para sa panahong iyon. Gawa ito sa makakapal na uri ng kahoy na kung tawagin nila ay tapi. Malaki ang bahay ng aking lolo, may sala sa baba at kailangan mo pang maghagdan upang makapunta sa kwarto nila na may silong. Nung hindi na makayanan ng sakit ng tiyan ni lola, may narinig silang tunog ng tik-tik at wak-wak. Mabilis na kumuha si lolo ng asin at pinahid ang mga ito sa tiyan ni Lola. Naglagay ng bawang sa bintana si Lolo kasama yung badyawan. Ito yung mapait na uri ng dahon na nilagay din ni Lolo sa tiyan ng Lola ko. Sumisigaw na noon si Lolo sa galit
Hoy, kilala kita. Magkalapit-bahay lang tayo. Kayo mag-asawa. Putang ina niyo! Bukas, lagot kayo sa akin. Pupuntahan ko kayo. Biglang tumahimik ang baligid at nawala yung sakit ng tiyan ni Lola ko. Kinaumagahan, nagpunta sila Lolo sa isang albularyo upang humingi ng pangontra. Sinabihan sila na pagsapit daw ng 6:00 ng gabi, magsaboy sila ng asin sa bubungan ng bahay at magsiga sa silong ng kanilang kwarto na ginawa naman ni Lolo. Nang gabing iyon, tahimik naman at walang dumalaw na kung ano sa kanila. Kinabukasan ng tanghaling tapat, sa malawak na taniman ng pinya nila Lolo, nakakita siya ng isang dabuhalang itim na aso na pulang-pula ang mga mata na parang nauulol. Umaapaw naman ang nanahan ni Lolo na nakalagay sa kanyang gilid. Galit na tinaboy ni Lolo yung aso. At kung ano-ano pa ang mga sinabi niya dito habang winawasiwas niya ang kanyang gulok. Kinagabihan, nagsaboy ulit si Lolo ng asin sa bubong nila at nagsiga sa silong ng bahay habang si Lola naman daw ay nasa loob ng kwarto at namamanghinga. Pero may kakaibang nangyayari kay Lola. Hindi siya mapakali at nagiinit ang kanyang katawan na naglalaway. Lingit sa kalaman ni Lolo, umalis pala ang laking Lola para mag-igib ng tubig na pangluto. May kalayuan ang igiban ng tubig sa amin at inalok siya ng may-ari ng balon na mag-shot muna ng isang basong tuba at matamis daw ito. Noong mga oras na yun, nandoon yung lalaking haswang na nakikipag-inuman din. Pagakyat ng Lolo ko sa taas ng bahay, nangingisay na daw si Lola at nakatirik ang mga mata. Lalabas sana si Lolo para humingi ng saklolo, pero huli na ang lahat. Nalagutan na si Lola ng hininga. Ang nangyari ay hinawaan daw si Lola ng aswang at hindi kinaya ng katawan niya yung hawa, kaya siya namatay. Nang sumunod na araw, habang nakaburol ang Lola ko sa bahay, sa taniman ng pinya ay nandoon si Lolo at ang aking mga pinsan. Biglang napuno ang ng sigaw ang paligid sapagkat may umaatake daw na isang malaking asong itim at nalaman na mga nabiktima pala ay ang aking mga pinsan. Si Lolo naman ay dali-daling kinuha ang gulok sa kanyang baywang na nakasakbit at marahas na pinagtataga yung aso. Pero dahil sa magaling iniwas yung asong aswang, yung palang daw ng aso ang nasugatan ni Lolo. Nagpakawala si Lolo ng mga malulutong na mura sa aswang. Putang ina ka! Ikaw di man gumawa sa anak ng asawa ko! Kilala kita! Bakit pati mga apo ko tinitira mo? Tarantado ka! Ayan, di nagagaling sugat mo. Nilagyan ko yan ang pakwanta. Kalipas ng ilang linggo, nabalitaan ni Lolo na yung aswang na tinutukoy niya ay nakaratay na sa higaan niya at inuud na daw ang mga paa nito. Bago daw ito namatay, nakita ito ni Lolo na umakyat sa puno ng nyog at inuud na nga mga paa ng pinaniniwala ang aswang. Di daw nila ito dinala sa doktor at pinalabas na lang ng asawa na may diabetes daw ito kaya hindi gumagaling ang sugat. Ito naman ang second story ko na tungkol naman sa mga duwending kaibigan ni Lolo. Ang aking nanay at tatay ay madalas na mag-away noon dahil hindi sila magkaintindihan. Bawal din ako sumagot sa kanila dahil pag ginawa ko yun, sampal ang aabutin ko sa lolo ko at ganun din sa tatay ko. Isang gabi, umalis ang aking tatay at nakipag-inuman daw ito sa kabilang baryo habang kami naman ni nanay ay nasa bahay lang. Noong mga panahong yun, magkaaway sila nanay at tatay. Nakikita na pala kami noon sa lolo ko dahil wala pa kaming sariling bahay. Sabi ni lolo sa nanay ko, "Pag-uwi ng asawa mo, sana huwag niyang maihiyaan yung nuno sa punso dyan sa sagingan." Sa sagingan ni lolo, meron napakalaking punso at madalas si lolo na umuupo doon kapag 12 noon at nagdadala siya ng mga pagkain. Tinanong ko si lolo kung bakit siya may dalang pagkain sa may punso. E binibigay daw niya ito sa mga nunong kaibigan niya. Natawa ako sa sinabi niya kasi wala naman akong nakikita.
Sabi ni Lolo, nakaupo daw ito sa taas ng punso at wag daw namin kukunin yung pagkain na nilalagay niya doon. Pero nandun lang naman yung pagkain at walang mabawas. Araw-araw niya itong ginagawa, tapos itatapon lang din niya yung unang pagkain na dinala niya doon. Minsan naman, kinakain ng pusa o di kaya aso. Pinagsabihan din kami ng aking lolo na kapag tanghaling tapat daw hanggang 3 p.m, wag na wag daw kami pupunta sa kanyang mga pananim. Manatili lamang daw kami sa loob ng bahay. Baka daw kasi kami masabuyan ng bagay na makati sa katawan dahil nagpapahinga daw sila sa mga pananim niya doon, sa mga puno. Ngayon, pauwi na si tatay galing sa inuman ng mga bandang 12 a.m. Nakwento ni tatay na meron daw sa kanyang sumusunod na isang babaeng mahabang buhok at kalahati lang ang katawan sa daan. Dahil sa sobrang hilakbot, nawala daw ang kanyang kalasingan. Nagbasid daw siya sa paligid at tinitigan yung babaeng kalahati lang ang katawan. Gumagapang na daw siya noon sa palayan para hindi siya makita nung sumusunod sa kanya. At nung nakadaan na nga siya sa isang tubigan, doon na siya nanatili. Kasi sabi ni Lolo, kapag dumaan ka sa may tubig, hindi ka na masusunod pa ng aswang. Yun nga lang, hindi ko alam kung totoo ba talaga yun. Inabot si tatay ng 3 a.m. bago nakadating sa bakod ng bahay namin. Habang nasa bakod si tatay, may narinig siyang tatlong lalaki nag-uusap sa may guyabanuhan ng lolo ko. Siya daw ang pinag-uusapan ng mga duwende at tumatawa daw ang mga ito. Pinagbasta ni tatay ang mga duwende upang makita ito ng mabuti. Nakasuot ng matulis na sapatos ang mga duwende, may sobrerong batulis din, kulukulubot ang mga balat, may kahabaan ang kanilang ilong at mahaba din ang mga balbas. Naglalaro sila ng habulan at naglalambitin sa mga sanga. Sa pagmamasid ni tatay, nakatulog na siya ng isang oras sa kinauupuan niya sa labas. Mga bandang 4 o'clock na ng madaling araw nang siya'y nagising at tumawag siya sa nanay ko upang pagbuksan siya ng pintuan. Dahil umaga na, gising na din si Lolo. Sinabi ni tatay kay Lolo yung mga nakita at narinig niya na pinag-uusapan ng mga nuno. Sabi naman ni Lolo sa kanya, sa susunod daw na umuwi siya ng lagpas ng 6 o'clock sa bahay, pakaiba na daw ang gagawin sa kanya ng mga duwending yun. Wakas. Hello sa inyong lahat. Nais ko sanang ikwento ang medyo mahirap paniwalaan na pangyayari sa aking buhay. Dito ko ito ibabahagi kasi hindi naman naniniwala yung mga taong napagkwentohan ko dati. Ako nga po pala si Kay. Hindi ko ito tunay na pangalan. Nangyari ito noong taong 2016 hanggang 2017. Bata pa lamang ako, nakakakita na ako minsan ng mga kakaiba sa tabi-tabi ng bahay namin. Pero yung hindi ko makakalimutan talaga ay yung sinabi ko kay mama na, "Ma, may nagpapaload, nakasuot ng pangkasal." Hanggang ngayon, tanda ko pa rin yun. Pero ito na sigurong pinakamatinding nangyari sa akin. Dati, sobrang bugnutin ko. Maarte, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Kasi spoiled nga ako. Tamad din, lagi rin akong absent ng absent sa school. Feeling ko, perfect ako, kahit may tsura lang naman ako. At umabot pa sa point na sinasagot-sagot ko ng pabalang si mama. Hanggang isang araw, dumami yung pimples ko. Stress kasi ako noon sa love life. Tapos, napapansin ko na yung pimples ko, lumalaki at hanggang braso, likod, kilikili, lahat yun, mayroong mga pimples at kumakalat pa. Nagtataka na ako kasi wala naman akong beauty soap na ginagamit o kung anong pampaganda. Ilang araw na yung lumipas, hindi pa rin naaalis. Halos isang buwan akong hindi pumapasok noon. Hanggang mapagpasyahan ni mama na pumunta kami sa albularyo.
Unang sabi ng bulbularyo na pinuntahan namin, nakulam daw ako. Pinaglalaroan daw ako ng isang babae. Sabi pa rin niya, lumamit na lang daw kami sa iba pang albularyo. Pumunta naman kami sa ikalawang albularyo, pero sarado naman siya. Yung ikatlong albularyo, tiningnan ang aking palad. Sabi niya, kinukulam ka ng isang babae, malaki ang inggit sa'yo, at nasa paligid mo lang siya. Huwag na huwag kang magpapaderma. Nang hinala kami sa mga kapitbahay namin, kasi chismosa sila at parang tumutugma yung di malayo o di malapit, parang sila yun. Pero hindi pa rin ako satisfied sa mga narinig ko. Naku-curious pa rin ako. Araw ng Miyerkules, pumunta kami sa ibang albularyo. Ang sabi sa amin, bumalik na lang daw kami ng Biyernes. Hinintay namin mag-Biyernes at pumunta kami ulit dun sa huling albularyo. Ngayon, hindi ko alam kung totoo ito, pero ako mismo ang nakakita. Humiga yung babae na asawa nung albularyo doon sa sahig at para siyang napapaso nung sinabuyan siya ng holy water. Nung una, hindi ko maintindihan yung salita kasi sobrang liit ng boses. Tapos yung ibang wika niya, hanggang sa kinausap siya ng albularyo, tinanong ang pangalan pero hindi ko maintindihan at matandaan. Ang natatandaan ko lang na sinabi niya ay, "Ako si... Kaya ako siya kinulam kasi ang taman-taman niya. Tapos wala siyang ginagawa. Tapos bugno din pa siya." Maliit ang boses niya. Sobrang liit. Tawa ng tawa mga tao doon na kinapahiya ko naman. Dinaan ko na lang din sa tawa. Nagtanong naman ang albularyo kung ano ba daw ang nilagay sa mukha ko. At sabi niya, putik daw at langgam. Kaya pala ganun na lang kalalaki ang mga taghahawat ko sa mukha. Tapos sabi niya pa, "Sa totoo lang, buong katawan niya yung niligyan ko." Tapos sabi pa niya, "Nakikita ko nga yun eh, pag nanonood, tigil ng tili." Tinanong nila kung paano ako tumili, as in gayang-gaya nung nagkulam sa akin. Tinanong din siya kung tao ba siya. Ang sabi niya, isa daw siyang duwende na kulay pula. Maswerte daw ako at siya daw yung natamaan ko kasi mas matindi daw magalit yung itim na duwende na katabik niya lang daw na nung tinamaan ko siya nung pinaghugasan ng plato, yung parang may basura. Tinanong siya ng albularyo kung bakit daw niya ako kinulam. Ang sagot lang niya, "Kasi naiinggit ako sa kanya. Nakukuha niya lahat ang gusto niya. Tapos maganda pa siya." Tinanong din siya kung saan sila nakatira. Sabi ng duwende, "Doon! Sa malawak na likod nila! Sobrang laki na tirahan namin doon! Sobra!" At ayon, sabi ng albularyo, alisin na daw yung nilagay sa akin. Hinawakan yung mukha ko na parang tinatanggal yung nilagay niya. Yung likod, braso, at pagkatapos nga ng 2 buwan, nawala na. Naging maayos na ako ulit. Nagbago na rin ako. Hindi na ako maarte. Hindi na mataas ang tingin ko sa sarili at ginagalang ko na si Mama. Kaya sa mga tao nakakaranas ng depresyon, hindi madali ang depresyon. Maraming mga taong madadamay dahil sa pagiging iba ng ugali mo. Kaya tiwala ka lang. Pilitin mong maging masaya. Kasi choice naman natin ang pagiging malungkot o masaya ang buhay natin. Habang nabubuhay ang mga magulang natin, mahalin natin sila at huwag niyong kahayaan na may mga mangyaring masama sa inyo o sa mahal niyong tao bago ka magbago. Kayo na ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta para sa akin, yun ay isang leksyon. Maraming salamat sa pakikinig. Hi Clark, may gusto sana akong ikwento na karanasan ko nung ako'y bata pa.
Dito ako nakatira sa Hulo, Mandaluyong City. Nung bata pa ako, marami ako nakikitang multo. Minsan kapag hindi ko sila nakikita, nararamdaman ko lang sila na nasa paligid. Nung grade 3 ako, nasa master's bedroom ako ng aking parents na nakahiga. Napatingin ako sa may hagdanan nang makakita ako ng isang bata na pulang-pula yung mga mata at kulok yung buhok na napababa ng hagdan namin. Itim na itim siya na parang anino, ganun yung itsura. Sa sobrang takot ko, nakatulog ako na nakalawit yung ulo ko sa kama. Second na naranasan ko ay yung nasa sala ako. Mahilig kasi ako manood ng cartoons, kaya minsan sa sala na ako nakakatulog. Eto na po yung nangyari. Nanonood ako noon time na yon ng paborito kong palabas na Fushigi Yugi. Hanggang nakatulog ako. Pagkagising ko, patay na yung TV at patay na rin yung mga ilaw sa sala. Napansin ko na may kasama ako na natutulog sa may paanan ko. Naisip ko na pinsan ko yon, kaya ginising ko siya. Sabi ko, "Ate Irene! Ate Irene! Tara, akit na tayo! Sa taas na tayo matulog!" Yan ang sabi ko sa kanya, pero hindi siya nagigising nun. Tapos, napansin ko na nagliliwanag yung suot niya na kulay puti, kaya nagtataka na ako. Nung hindi ko talaga siya magising, pinabayaan ko na lang siya. Pagtalikod ko sa kanya, bigla akong kinabahan at naramdaman ko na may tao na nakatayo sa likod ko. Madam Clark, 1 AM na nung nangyari yun. Kaya nung naramdaman ko na may something nga doon sa likod ko, kumaripas ako ng takbo pataas ng bahay namin at nagmamadali na pumasok sa loob ng master's bedroom. Kinabukasan, pagkagising ko, nagtanong ako sa atik ko kung natulog siya sa sala kagabi. Pero sabi naman niya, "Ay, hindi be, sa third floor ako natulog." Kaya nagtanong ako kung sino yung nasa paanan ko na nakaputi kagabi. Pero naguluhan lang yung pinsan ko. Eto naman yung isa kong karanasan sa San Luis, Batangas. Umuwi kami noon dahil namatay yung lolo ko. Unang gabi ng lamay, mga bandang 7 PM, pumunta ako para magbantay at tumambay kasama ng mga pinsan ko. Noong time na yon, nasa labas kami na biglang humangin ng napakalakas. Umuwi muna ako noon saglit para kumuha ng jacket. Habang naglalakad ako, takot na takot ako na para bang may something sa paligid ko. Nung malapit na ako sa bahay namin, Madam Clark, bigla na lang lumapit ang mga aso sa akin at nagtatahulan. Siyempre, nagulat ako at pinapaalis ko sila kaso napansin ko, Madam Clark, na hindi sila sa akin nakatingin. Nasa taas yung mga tinatahulan nila kaya kumaripas ako ng takbo at nung papasok na ako ng bahay, iba na talaga yung pakiramdam ko. Noong mga time na pala na yon, Madam Clark, kasalukuyan akong 4 months na buntis. Kinabukasan ng mga tanghali, may napapansin ako na may nakatingin sa akin. Medyo irritable ako kasi hindi ko makita kung saan, pero alam ko na may nakamasid sa akin. Hindi ako mapakali ng mga time na yon, kaya minabuti ko na lang na umalis at pumunta sa bahay ng mga pinsan ko. Noong gabi at matutulog na ako, may narinig ako na tik-tik. Noong una, malakas siya, tapos maya-maya, humihina hanggang sa wala na akong marinig. Medyo kinakabahan na ako noon, kaya tinakpan ko yung tiyan ko ng unan. Mas lalo akong natakot kasi napansin ko na malaki yung butas ng bintana ng kwarto ko. Sakto, ako lang mag-isa ng mga time na yun. Takot na talaga ako noon, tapos may narinig pa ako na naglalakad sa bubong ng aking kwarto. Hanggang mamaya sa sobrang takot, nakatulog na rin naman ako. Nung ako'y nailampungatan, may nakita ako na bata na parang anino lang na nakaupo malapit sa may bintana. Pero hindi ko ito pinansin at nakabalik naman ako sa pagtulog. Pakiramdam ko, para ko siyang bantay. Nakaupo lang siya kasi at sinicheck ako kung okay lang ba ako.
Parang sinasabi niya na walang gagalaw sa akin. After ng pangyayari na yon, umuwi na ako ulit sa Mandaluyong, and after 1 week, umuwi na din sa Mandaluyong yung mga pinsan ko. Sinabi nila na may aswang nga daw sa San Luis, Batangas, at may pinupuntahan ito na may sakit, kaya lahat ng tiyuhin ko at lahat ng pinsan ko ay nagsama-sama para huntingin yung aswang at paalisin sa lugar namin. Marami daw pinatay na baka at manok yung aswang na yon. Yung aswang ay isang construction worker sa school na ginagawa malapit sa bahay namin sa Batangas. Buti na lamang na paalis nila ito. Sa una, mahirap maniwala na totoo talaga ang mga ito kung hindi mo pa nararanasan. Salamat po Madam Clark at sana'y nagustuhan ninyo ang kwento. Ikaw na rin po ang bahalang mag-ayos. Marami pa rin po akong karanasan nung nasa Batangas pa ako. Kasi may nakita din ako dati sa parang na mga aso na mukhang golden retriever na mas mataas pa ang buntot kaysa sa nagtataasan na butubuhan doon sa pinuntahan namin. Wala naman po masyadong nangyari doon, kaso nagtataka lang kasi ako dahil nakatungtong ako sa mataas na lugar tapos nasa tabi ako, Madam Clark, ng matataas na tubuhan. Nasa baba yung mga aso, pero bakit lumagpas pa yung mga buntot nila dun sa taas ng tubo? Naisip ko tuloy na baka higante yung aso, kaya tumakbo na ako pauwi kasi hindi ko namalayan talaga kung ano yun. Hanggang dito na lang po muna, Madam Clark. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento at more power sa iyong channel. Okay, so yun yung mga kwentong binahagi po sa atin ng mga senders. So, maraming salamat po kay Girly. At gusto ko rin po magpasalamat din po kay Kay. At saka doon po sa isang sender po natin, hindi po kasi siya nagbigay po ng pangalan po niya. And then, hindi ko po alam kung gusto niya po magpakilala. So, ayun po. So, si Anonymous Girl na lang po. Yun na lang po itawag natin sa kanya. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sana magbahagi pa kayo ng mga kwento po niyo sa susunod. Tungkol sa mga kababalagan na naranasan nyo sa inyong buhay. Unahin po muna natin yung discussion po natin dun sa kwento po ni Girly. Okay, so dito po sa kwento ni Girly, tungkol po ito sa buhay ng lolo at lola niya. Okay, so unfortunately, yung lola ni Girly namatay, yung lola niya namatay dahil nga niyanggaw. Okay, then hindi ko alam na ganun pala yun, na may mga niyayanggaw pala na maaring hindi nila makayanan. So parang naalala ko tuloy sa Twilight. Kasi diba yung sa Twilight daw, kaya yung mga usually kinukuha nila na mga magiging vampira ay yung mga bata pa. Okay, kasi kapag kumuha ka na medyo may edad na, baka hindi na makayanan yung transformation. And then, yun nga, mamatay lang din sila, hindi naman nila makakayanan. So, ayun. So, useless lang yung panghawa mo sa kanila. So, same pala dito sa mga katulad sa aswang, okay, yung pagdiyanggaw ka. Pero, dito naman, hindi, I don't think na masyadong matanda yung lola niya. Although lola niya na yon, pero I think kasi nung mga sinuunang panahon, diba, bata pa naman sila mag-asawa, siguro mga 14, 15, naging sa pag-asawa na, so pwede siguro mga 30 plus pa lang sila, meron ng mga apo-apo, kasi maaga rin siguro nag-asawa yung mga anak-anak din nila, so magkakaapos nga sila ng mabilis niyan. But anyway, so ayun, niyanggaw yung lola niya at hindi niya nakayanan, pero grabe naman kasi ng aswang na yun, diba? Na parang buntis, niyayanggaw, diba? Ano bang purpose niya? Hindi ko alam kung ito bang aswang na to ay naiingit sa kanila kasi mukhang may kaya itong lolo nila Girly, kaya ganon. O kaya naman talagang parang wala lang, so trip niya lang niyayanggawin niya, parang gusto ko siya, so wala akong pakialam kung buntis siya or whatever, basta yayanggawin ko siya. So yun nga yung ginawa niya. Okay, so medyo napakawala namang konsiderasyon nitong aswang talaga na to. At anyway, so yun na nga, at buti na lang, dumating digital talaga ang karma, lagi kong sinasabi. Lumabas at dumating din ang karma niya sa kanya. Okay, so itong lolo ni Girly, hindi naman siya yung tipong mananahimik na lang sa isang tabi at hahayaan na ganun-ganun na lang. Parang, okay, kinuha mo yung isang, hindi lang nga isa eh, dalawang part ng pamilya ko, yung asawa ko at saka yung anak ko, tapos hayaan ko lang na ganun-ganun na lang. So ayun, nakaganti naman siya. So yung aswang, mukhang hindi pa yata na kontento, talagang gusto silang ubusin, buti na puruhan niya. Okay, so yung ginamit niya na gulok o yung itak, meron pala yung pangontra, wherein kapag ginamit mo yung sa isang aswang,
hindi nagagaling yung sugat niya. And then, yun, natigok siya doon. Okay, natigok siya doon sa, dahil doon sa pangontra na nandoon doon sa itak na yung ugulok na yun. Okay, and then hindi lang doon natatapos ang kababalaghan sa buhay ng lolo nila ni Girlie. So, meron din pala siyang kaibigan na mga duwende. Actually, hindi lang basta kaibigan na isa lang. Maraming duwende na nakapaligid sa kanila. So, kaya nga may mga ganong klaseng mga parang bilin yung kanyang lolo na huwag kang lalabas ng madali ng tanghaling tapat. Okay, kasi nga, yun yung time na naglalaro yung mga duwende. Okay, so medyo kakaiba para sa akin yun. Kasi alam ko yung mga duwende, yung mga ganyan, mga engkanto, lumalabas sila usually kapag tipong mga madilim na, mga tipong takip sili, mga 6 o'clock or what. Na hindi ko alam pag tanghaling ang tasas ng araw, ganyan nasa labas pala sila. Pero anyway, kung ganun yung paniniwala nila, then siguro totoo naman, hayaan na lang yun. At saka, naano ko rin yun yung mga nag-iiwan ng pagkain na magtataka ka naman kasi kung talagang meron doon duwende, di dapat nauubos yung pagkain, di ba, nawawala o ganyan. Pero wala naman daw gumagalaw, ginalalanggam lang, tapos kinakain din naman ng ibang hayop. Pero ganun pa man, okay, sabi nga nila, parang nakapag-share na rin ako before ng kwento galing kay Kathleen na nag-offer nga daw sila ng pagkain dun sa duwende. And then, although hindi naman siya nawawala or what, kasi parang inaamoy-amoy lang daw ng mga duwende nga yung pagkain, hindi nasasatisfy na sila doon. Katulad na tuwing araw ng patay, okay, so yung Semana Santa, iba nag-iiwan tayo ng pagkain dun sa, tama ba, Semana Santa bang tawag dun? Basta yung mga araw ng patay, okay, baka kasi mali yung pagkakaalala ko dun sa tawag dun. Anyway, nag-iiwan tayo ng pagkain sa mga altar natin, tara sa mga yumaon natin na kamag-anak, nawawala ba yun? Hindi rin naman, diba? So minsan iniipis nga, minsan nilalanggam, napapanis lang doon sa altar, so tatapon natin after, hindi na natin kakainin. So parang I suppose parang same concept na you're offering the food and then syempre hindi naman nila kakainin literal yung kasi hindi naman sila makakakain, but I suppose it's that thought that counts, o yung essence siguro ng food yung na-appreciate ng mga ghosts or ng mga spirits na pumupunta sa mga bahay-bahay, or in this case yung mga duwende, okay, na nandun, natutuwa sila na just the mere thought na naalala mo silang bigyan ng pagkain. Okay, ayun. So, I suppose we just have to respect that. And then, itong tatay ni Girlie, medyo may pagkapasaway. Okay, so, lumayas, umalis sa kabahay nila ng this oras ng gabi. And then, ayaw muntik na siyang maswang. Buti na lang naisipan niyang gumapang-gapang. Na medyo nakakatawa yung iniisip ko na parang gumagapang-gapang siya. Na parang siguro malaking tao ito. Parang ano na, pagapang-gapang sa ano, tapos na hanggang sa makarating sa ano, siguro basang-basa siya nung nandun siya sa parte ng tubig. Okay? And then yun, pagdating naman niya doon, may mga duwende naman na pinagtatawanan siya, whatever. So, ayun, mabuti na lang at hindi niya nga nagawa yung ihian yung punso. Okay? Kasi nga, baka kung ano nangyari sa kanya, baka namagana lang yung buong katawan niya or what. So, ayun. So, ingat talaga kayo, guys, sa mga ganyan mga bagay-bagay. Okay? And then, ayun, so maraming salamat din pala doon kay kay Jesse Balboa, okay, sa pag-share ng kanyang boses. Ayan, siya po yung nagsasalita po kasi hindi ko po carry, okay, na bigyan ng or bigyan ng mabigyan ng justice yung pong pagsasalita ng ganun na tatay na nagmumura kasi hindi naman po ako pala mura. At the same time, parang kailangan, I suppose is lalaking lalaki, or ayan, yung medyo brusko yung magsasalita ng ganun, okay, para tipong talagang mabigyan ng justice yung part na yon. But anyway, mapunta nga po tayo muna bago tayo discuss yung pangalawang kwento regarding nga po doon sa ganyan. Okay, actually sige, mamaya na po natin i-discuss yung kasi medyo related naman yung babanggitin ko po about the second story. Doon naman po nun sa second story, so ito po yung nakuha ko po nun sa Facebook group, or no, sorry, sa Facebook channel. Ililink ko na lang po doon yung description sa baba. Okay, so ang kwento naman po niya ay tukol po sa kulam po sa kanya ng duwende. So hindi ko alam kung tamang term doon yung kulam. Okay, so I think it's more of parang sumpa, or siguro pwedeng yung parang napaglaro. Hindi siya mabalag, napaghigantihan siya. Napaghigantihan siya ng duwende. Okay, so ayun. So maya-maya meron po akong insight sa inyo na very very fresh na information about this. Not totally galing po sa same na sender kasi nga nakuha ko lang po ito, but medyo related. So may anyway, so discuss po muna natin yung sa kwento. So ayun, so siya si Kay, so naging masyado siyang pasaway ng mga time na yon, tamad siya,
Ayaw niya magpapapasok, feeling prinsesa, feeling napakaganda, nagmamataas, parang inaaway-away niya yung nanay niya, ganun. So, ayun po. So, dahil doon, nagalit sa kanya yung duwende. Pero at that time, hindi niya paalam talaga na duwende talaga yung yung gumagawa sa kanya ng mga bagay-bagay niya kung bakit siya nagkakaroon na parang tawag niya ay pimple sa buong katawan niya. Kasi sa mukha okay lang. So, maintindihan sigurati kung talaga nagkakaroon siya ng acne, ganyan. Pero sa buong katawan, medyo weird na yung ganun. Although nagkakaroon talaga ng pimples minsan sa likod ng sa likod natin, minsan sa leeg, yung mga ganyan. Pero the whole part of your body, oh my God. So medyo weird na yon. Hindi na siya pangkaraniwan. Okay, pasensya na nag-burp. Oh my God. Okay. And then yun, lumapit siya sila sa mga albularyo. Then for some reason, itong mga albularyo na to, hindi siya matulungan. Okay, so hindi siya talaga siya hindi talaga makapagbigay ng talagang solusyon para sa kanyang nararanasan. Which brings me to my experience just earlier. Parang napaka-fresh. Kanin-kanina lang po. Okay, ganito po yon. So, hindi ko babanggitin siyempre yung mga pangalan nila para po sa privacy nila. Pero I think it's okay na banggitin ko po yung scenario o yung nangyaring issue. Okay. Kasi po yung mga spooky dahil, so marami po sa inyo yung mga lumalapit din po sa akin na napa-flatter naman po ako at saka natutuwa na may tiwala po kayo sa akin at naiisip nyo po na kaya ko po kayong tulungan. Okay? Or at least kaya ko po kayong i-point sa mga tao na maaaring makatulong sa inyo. So, which is, for the most part, I can. May mga nakikilala naman po ako na pwedeng tumulong po sa inyo yung mga paranormal na problema or issue. Okay? So, ganito po yung nangyari. May lumapit po sa akin na isang spooky doll na humihingi po ng tulong sa akin kasi nga po, matagal na po siya nagkakaroon ng sakit. Okay? Then yung sakit niya, sobrang nanghihina siya na hindi maintindihan. Okay? So, I suppose, sumingin na siya sa, nagpatingin na siya sa doktor, then hindi naman masabi kung bakit siya nagkakaganon. Nagpatingin siya sa isang albularyo. So, hindi naman siya mismo yung pumunta doon. Nasa Bulacan siya. Tapos yung albularyo na tumingin sa kanya ay nasa Cebu. Okay, yung tita niya yung lumapit doon sa albularyo. Then siguro binigay lang yung details niya. And then ayun. Okay, doon binigay sa kanya yung kung ano yung mga findings. And then as it turns out daw, meron daw parang natapakan daw siya na buntot ng parang nuno kaysa sa loob ng bahay daw nila na siyempre nagalit sa kanya. And then yun, gumaganti sa kanya ngayon kaya siya nanghihina ng sobra. Okay, then yun, ang mga suggestions daw sa kanya ay magpausok daw siya ng insenso, tapos mag-ano-ano siya, ganyan. So medyo weird. Ayun. So ayun yung mga parang advice sa kanya na gawin. Ngayon, hindi pa rin yata nag-work. Okay, ngayon nilapit ko po siya sa isang kaibigan ko rin po dito po sa Dolls and Spooks. Na si turns out, meron po siya talagang kakayahan na kakaiba rin. Okay, so hindi ko po pwedeng sabihin po siguro para sa privacy rin ng taon to, but let's just say na meron po siyang mga kakayahan talaga na para makatulong nga po sa mga ganyan. So isa po siyang, I suppose it's okay, medium po siya. So pwede po siyang maging medium, okay, na para po sa mga paranormal na mga bagay-bagay. Okay, nung binigay ko po sa kanya, so nalaman po kaagad ng kaibigan ko po, okay, kung ano po yung nangyari. Ang natatakan daw po talaga nitong lumapit po sa akin na spooky doll, okay, ay yung pong alaga noong pong nuno o nung engkanto. Okay, so according to my friend, okay, na medium nga po, natapakan daw po yung buntot noong alaga noong engkanto na nasa bahay nila. So yung gumaganti daw po talaga sa kanya ay yung pong amo noong alaga na parang ang description po is parang malaking lizard. So suppose parang iguana, garang ganun. Ayan. So medyo creepy, 'di ba? Kasi wala naman po siya sa kakahuyan, wala po siya sa bakuran nila or somewhere, nasa loob po sila ng bahay. So it just goes to show na may mga spirit rin po or mga engkanto minsan na nananahan po sa kasama po natin sa bahay natin. Okay? So ayun po. So ayan, ang suggestion po sa kanya, okay, I don't know kung pwede ko pong ibigay yung mga suggestion o yung mga parang kailangan gawin. So basta anyway, siguro sasabihin ko na lang may mga binigay po na dapat gawin. Okay, pero ito po kasing spooky doll po natin, medyo parang nag-aalangan po kasi bakit daw, kasi ang sinabi sa kanya is insenso, magpausok daw siya ng insenso. Ang sabi po kasi nung medium is wag daw po niyang gawin yon, kasi although pwede po niya may taboy, pero baka po magalit po sa kanya at masasaktan po yung iba pa pong mga, hindi naman po niya naapektuhan ng mga engkanto doon or espiritu.
Maaring magalit pa po at gantihan din po siya. So, makakasama pa po lalo. So, just shows na parang yun nga talaga. Hindi po kasi lahat po ng mga nilalapitan po natin ng mga albularyo is talagang ganun po talaga sila. Excuse my word, pero ganun po sila kagaling. Okay, ganun talaga sa kabihasa. So, I suppose talagang you just have to find someone na talagang marunong, talagang kaya ka talagang tulungan. Kasi yung iba talaga, siguro meron silang basic knowledge, but really, when you are in dire straits, talagang serious talaga yung situation mo, you need someone na talagang bihasa, talagang specialista, talagang marunong na marunong at kaya ka talagang ipagtanggol. So, medyo mahirap hanapin yung mga taong yon, pero syempre nandun lang sila, kailangan mo talaga magpursige na humanap na makakatulong sa'yo. And then, yun nga. So, ito po yung yun nga po yung nagbigay po siya ng mga dapat gawin po. At hopefully, sumunod yung spooky doll natin na meron pong problema ngayon sa kanyang health. Okay, dahil nga po dun sa kagagawan po nung natapakan po niya or yung amo nung natapakan po niya. Okay, then yun po. So, yun po. At siguro sabihin ako na lang din kayo, mga spooky dolls, kung nyari may mga problema po kayong ganyan. Sige, lapit lang po kayo. Then, I don't know kung papayag po yung mga kaibigan ko po, may kaibigan din akong babaylan, may kaibigan din akong na tumulong, na parang kumakonekta nyo sila kasi syempre ayaw din po nilang dumantad talaga. They want to keep their privacy. Okay, pero dito na lang po kayo sa akin mag-reach out din. Ihahanap ko po kayo ng tulong sa kanila and then sana makatulong po sila sa inyo. Okay, yun nga lang, since kayo po yung lumapit, sana po magtiwala po kayo dun sa binibigay po sa inyo na tulong. Kasi po, medyo nakaka-hurt naman na tipong lumapit ka na dun sa tao, you ask them for some advice, and then hindi mo naman susundin yung advice. Although, yes, nasa sa inyo naman yun kung hindi nyo susundin yun, pero medyo parang waste of time tuloy ang nangyari na lumapit ka tapos hindi ka naman pala makikinig o hindi ka naman pala maniniwala. So, ayun, and advice din pala sa amin. Okay, dapat wag mag-isip ng kung ano-ano. Okay, so, minsan kasi tayo talaga yung gumagawa ng mga bagay na nakakasira din sa atin or nakakapagpagdagdag ng problema natin. Kung tayo yung isip ng isip na, ano ba yan? Diyos ko, ano mangyayari sa akin? Mamamatay na ako. Sobrang depressed na ako kung ano na nangyayari sa akin. Ganyan. So, yon. Okay, so palakasin mo yung loob mo kasi ito yung syempre yung makakagawa talaga ng paraan para tipong maka-survive ka o para maayos mo yung sarili mo. Minsan talaga, your mind is very powerful, okay? So, yung iniisip mo, nagpo-project dito sa mundo. So, please, ganun lang, positive thinking ika nga. Yun ang ma-advise ko sa mga tao nakakaranas ng mga bagay-bagay na ganyan. Okay? At then, dito naman po tayo sa mapadako sa pinaka-last na story po natin, wherein yung tungkol naman po siya doon sa mga kakaibang naranasan po nitong subscriber po natin na hindi po nagpakilala. Okay? So, yung sa kanya naman po, buntis po siya, o hindi man po, yung unang niyang kwento, nasa bahay po siya, tapos nanonood po siya ng, medyo nalang scatter ako. So, yung unang nandun lang po siya sa may parang nasa higaan lang siya, nakahiga sa master's bedroom ng parents niya, tapos may nakita po siyang taong itim. Okay, so hindi ko po alam, kasi po itong taong itim na to, I think later on, bumalik po sa kanyang buhay, then parang hindi naman po masama ang intention sa kanya, parang binabantayan nga siya kung tutuusin. Kasi remember yung parang tipong may aswang na gustong bumiktima sa kanya kasi 4 months siyang buntis nung time na yon. Okay, so parang nagpakita ulit yung taong itim na to. Okay, and then parang binabantayan nga siya. So, I suppose huwag tayo masyadong judgmental. Yun ang pinaka-perfect na pwede kong gawing analogy po dun. So, although nakakatakot ang itsura, but not all the time na masama ang tangka nila sa atin. So, maaaring ganun lang talaga yung itsura nila kasi parang sa totoong buhay, or hindi naman totoong buhay, ibig sabihin sa pangkaraniwan na bagay na buhay natin, ayan. So, hindi po lahat ng gwapo, maganda, mabait, na talagang tutulungan ka, minsan sila pa ngayon traidor, plastic, kung ano yung mga ginagawa. So, akala mo, inosente, mukhang ang sweet-sweet ng itsura, ganyan. Pero sila pa pala yung tipong mahilig mag-chismis, mahilig manira kapag nakatalikod ka, backstabber, ganyan. Meron naman na parang mukhang masama, mukhang hindi mapagkakatiwalaan, mukhang sanggan, mukhang adik, ganyan. Pero sila pa yung mabait, sila pa yung matulungin, sila pa yung maasahan talaga na kaibigan. So, you really cannot judge a book by its cover. So, yun lang po yung ma-advise ko siguro sa inyo na kailangan palagi nyo talagang bibigyan ng chance yung tao na i-prove yung sarili niya. Okay, so bigyan nyo po sila ng chance na siguro kapag talagang hindi sila sinira nila yung trust nila ninyo sa kanila din, that's the time siguro medyo dumistansya kayo. Okay, pero syempre
Siyempre kahit na nagtitiwala, kailangan pa rin ninyong maging mapagmatsyal at maging igagamitin niyo pa rin yung pag-iisip ninyo hangga't maaari, okay? So ayun, yun lang yung masasabi ko about that story actually kasi okay, it's a very very good story naman na yun nga, meron nga nagpaparamdam sa bahay nila at the same time muntik na siyang maaswang and then may mga nakita daw siya mga aso na matatangkad o yung malalaki na parang sobrang haba ng buntot. Hindi ko tuloy alam kung aso ba talaga yun o yung parang tinatawag nila na kitsune. Yung parang fox, okay, yung parang nine-tailed fox, pero sa Japan kasi yun, ewan ko kung nakarating na sila dito sa Pilipinas, but I really don't know, okay? So anyway, so doon ko na po muna siguro yung end po yung kwento po natin for today, okay? Again, hindi na po tayo gagawa po ng palaging shoutout everyday. Once a week ko na lang po yung gagawin, magagawa po ako ng YouTube live, okay, para po sa greetings, yung pagbabasa po ng mga comments, and then so on and so forth. Okay? But anyway, gusto ko na para lang po dito sa nagbigay po ng kanilang talent, ng voice po nila. So again, thank you po sa'yo. Jesse Balboa, hello na rin sa girlfriend mo na si Tameme. Si Tameme po ay isa po sa mga mga admin po natin sa Dolls and Spooks. Okay, sa group chat. Okay. So yun po, at again, ito na pong last day po natin para po dun sa contest natin, dun sa paramihan ng mga mare-refer po ng mga subscribers dito sa channel. At the same time, kung bakit nyo laban Dolls and Spooks. So, comment lang po kayo dun po sa call center body kong aswang na video. Okay, then pwede po kayo manalo ng 5,000 pesos. Pwede rin po kayo manalo ng hoodie. So, nandun po yung mga mechanics. Today na lang po. Last day po today. Okay, so bukas po, maaaring pwede ko na pong i-release kung sino po yung mga mananalo po ng hoodie at saka sino mananalo ng 5K. Okay, so yun po. Okay? So, tatapusin ko na po dito tong video para po ma-upload ko na po siya after this. Okay, so thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. And then, punta po kayo please dun po sa bago ko pong channel. Okay, so yung pong Totally Clark. Okay, so ililink ko na lang po siya after this. So, yun po. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and have a great day. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.